Welcome back to my channel. This is Warik TV 2.0. Kaisitan Dingan sings Disney first Filipino song gabay. Ang Disney Philippines ang Pilipinong singer na si Kaisitan Dingan na kantahin ang kauna-unahang awiting Filipino wika ng Disney bago ang premiere ng paparating na pelikula na inspirasyon ng kulturang Timog Silangang Asya. Ang awiting pinamagatang, Gabay, ay inilarawan bilang tungkol sa pagtitiwala, lakas at pagkakaisa. Ipapalabas ito sa 5 ng Marso sa pamamagitan ng Spotify app. Sa parehong araw ang bagong pelikulang Raya at The Last Dragon ay magagamit sa ilang mga sinehan at sa Disney Dagdag na hindi ma-access sa Pilipinas. Ilulunsad din ang isang music video sa pamamagitan ng Facebook, Twitter at Instagram channel ng Disney Philippines. Ang kantang Gabay, ang kauna-unahang track ng Disney na inawit sa Filipino, ay nagpapakita ng aming pangako na makipagtulungan sa mga lokal na malikhaing talento upang magkwento sa isang lokal na kaugnay na pamamaraan, sinabi ng Disney Philippines Studio Marketing Head na si Ali Benedicto sa isang pahayag. Sinipi rin si Tandingan na ipinagmamalaki na naging bahagi siya ng kasaysayan. Lumaki akong nanonood ng mga pelikula sa Disney. Sa wakas, mayroong isang Disney princess na nararamdaman ko ang isang napakalakas na koneksyon, at iyon ang Raya bilang una na inspirasyon ng Timog Silangang Asya, sabi ng mga awit na si KZ. Ang Raya and the Last Dragon, ay isang bagong epok na pakikipagsapalaran mula sa Walt Disney Animation Studios, ang mga tagalikha ng top-grossing films na Moana at Frozen. Tungkol sa isang prinsesa at mandirigmang inspirasyon ng Timog Silangang Asya at ang kanyang paglalakbay upang hanapin ang huling maalamat Dragon Siso, nakatakda sa Pantasya ng Mundo ni Kum Andrew. Ang mga premiere date nito para sa mga lokal na sinehan ay hindi pa na-i-publish. Si Christine Zeni Lobrigas Tandingan Monterde, ipinanganak noong 11 ng Marso taong 1992, na hindi kilalang kilala bilang KZ, ay isang Pilipinong mga awit at rapper na tinawag bilang Soul Supreme ng Asya. Naging katanyagan siya kasunod ng kanyang panalo sa unang panahon ng The X Factor Philippines noong 2012. Dalawa, sa parehong taon, nanalo siya ng Aliw Award para sa Best New Artist. Naglabas siya ng mga kapansin-pansin na kanta sa Pilipinas tulad ng Darating Din, Mahal Ko o Mahal Ako, at Two Less Lonely People in the World, na umakyat sa number 2 sa Philippine Hot 100 noong 2017. Si Tandingan ay isa sa mga miyembro ng Filipino girl group na Divas kasama si Nayeng Constantino, Kayla, at Angeline Quinto. Nakilala siya sa buong mundo nang sumali siya sa Singer 2018, isang tanyag na kompetisyon sa pag-awit na ipinalabas sa HBS. Si KZ Tandingan ay nagsimulang kumanta bilang isang bata ngunit kailangan na huminto noong siya ay nasa kanyang junior year high school pagkatapos na magduse mula sa isang problema sa lalamunan. Siya ay isang alumna ng University of Southeast Philippines sa lungsod ng Davao at nagtapos sa kursong Bachelor of Science in Biology bago siya sumali sa The X Factor Philippines. Ang Tandingan ay bahagi ng isang lokal na banda ng acoustic. Hi guys, I am Zai, and this is Warik TV 2.0 channel. Kung bago lang po kayo sa channel ko, huwag mahiyang mag-subscribe. Thank you! Warik TV 2.0. Disclaimer, some images and video clips that I used this vlog are not mine. For educational purposes only. Thank you!